أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa beginner. Beginner po tayo ng ating topic or madda. Subject natin na nahu. Opo. At ang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang nawasibul mudare, no? Al-juz al-thani. Al-juz al-thani. Opo, ganyan. Yan po yung ating topic ngayon. No? Natapos po natin yung juzul awal, at ito ay ang, ito po yung una natin na topic sa nawasibul mudare. Okay? Itong an, lan, idan, at saka kay. Okay? Natopic po natin yan. At ngayon, inshallah, ang itatopic natin ay ang lamukay or lamutalil. Lamutalil. Lamul juhud. Lamul juhud. Opo. And then, ano ba ito? Lamul juhud. At saka, hatta. Itapit natin yan. At yung faus sababiya at saka wawul ma'iya. Faus sababiya. At saka wawul. Wawawul ma'iya. Topic natin yan at saka yung aw. Yan ang topic natin ngayon. Lamut ta'lil, lamut juhud, hatta, faus sababiya at saka aw. Opo. Ngunit bago yan, mga kapatid, panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana tayo ay dagdagan ng kaalaman. Dalangin natin kay Allah, dagdagan nawa ni Allah sa atin ang ating kaalaman. Opo. Okay? Kaalaman na makakatulong sa atin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Sabi natin, mga kapatid, na ang nawasibul mudare, ito ay mga huruf. Ito ay mga huruf na nakakapagmansub ng fi'lun mudare. Ito man ay mansubun alal fatha, o kaya mansubun mansubun bil fatha, o kaya mansubun bihadfin nun. Opo. So, nasa part 2 na po tayo. So, okay. Natapos natin, mga kapatid, yung kasi itong sampung nawasib, itong sampung nawasib, sila po ay nahati sa tatlo. Itong sampung nawasib, nahati po ito sila sa tatlo. No? Itong sampung nawasib, nahati po ito sila sa tatlo. Opo. So, pwede po kayong mag-comment, mga kapatid. I-comment nyo po. No? Isa-shoutout pa natin, mashallah. Shoutout sa mga nanonood. Hindi ko alam tong tatlong nanonood kung sino to sila. Okay, mashallah. Mag-comment po kayo, mga kapatid, kung sino po kayo na nanonood ngayon. Okay. So, yan. Opo, meron tayong 20 minutes sa pagpapaliwanag. O di kaya ay anuhin pa natin. Dagdagan pa natin yan. No? Dagdagan pa natin. Opo. Yan, si Umu Lian, mashallah. Nanonood pala si Umu Lian, yung asawa ko po. Mashallah, jazakillahu khairan. Siya po yung, dalawa po yung asawa ko. Isa po nasa Pilipinas, at isa po ang nasa Saudi, no? Nasa Taif. Hindi po kami magkasama. Yan, okay, mashallah. Si Nur Muksin, si Ukti Baynun, mashallah. Jazakillahu khairan. Okay, dalawang uri po yung nawasibul mudare,
No, yung dalawang, yung nawasibul mudare, nahati po sila sa tatlo. Sabi ng sister, nakilakihan ko lang ng pagsulat. Okay, sige po. Sorry po ha. Una, ay, itong unang kisim ay ismun, yan sibu, yan sibul mudari'a, binafsihi. Opo. So, siya mismo yung nakakapagmansub ng fi'l mudari. At sila ay apat na huruf. An, lan, idan, at saka kay. Okay? Apat po yan. Itong an, lan, idan, at saka kay, sila po yung nakakapagmansub ng fi'lun mudari. No? Sila mismo. Wala nang, wala silang ginagamit na an mudmara. Ba, jawazan o kaya ujuban. Okay? Sino sila? Sila si an, yan, lakihan ko na. Lan, idan, ah, baliktad. Idan, at si kay. Okay, kay. So, yung apat po na yan, kaya, ang fi'lun mudari na darating pagkatapos nila, sasabihin mo agad na fi'lun mudari on mansubun bi an. O di kaya mansubun bi ka bilan. O kaya mansubun bi idan. O di kaya mansubun bi kai. Ibig sabihin, sila mismong apat na ito yung nakakapagmansub ng fi'lun mudari. Opo. Okay? Yan po yung unang uri. No? Kasi nahati sila sa tatlo. Yun po yung unang hati. Pangalawa, sabi niya ay yan sibul mudari a biwasitati an gamit ang an mudmara. Mudmara. An mudmara. Gamit ang an mudmara. Jawazan. Jawazan. Ba'dahu an mudmara ba'dahu jawazan. Okay? Ibig sabihin, ito yung lamot ta'lil lamang. Lamot ta'lil. Isang harf lamang siya. Okay? Lamot ta'lil. At ito yung topic natin mamaya. So, itong lamot ta'lil, malalaman natin ito, no? Halimbawa, ito yung lamot ta'lil. Panglima ito, no? Panglima. Lamot ta'lil. Ang lamot ta'lil, mga kapatid, ay harfu lam na kasra ang kanyang harka. Siya ay harfu lam, kasra, mabniyun alal, kasri. Yan po yung lamot ta'lil. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, liyaghfirah. Sabi ni Allah, liyaghfirah. Liyaghfirah. Laka Allahu ma taqaddama ila nihaya ila akhiri an ayah, di ba? So yung lam dito liyaghfira, lamot ta'lil po yan. Lamot ta'lil ang tawag diyan. Ang lamo, lamot ta'lili mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Okay. Yaghfira. Anong i'rab ng yaghfira? I-irab natin ang yaghfira. 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 Fi'lun mudari'un. Mansubun. Bi. An. Mudmara. Diba sabi natin mudmara? Biwasitati an mudmara ba'dahu jawazan. Mansubun bi an mudmara ba'dahu jawazan. Okay? Wa alamatu nasbihi, wa alamatu nasbihi al-fatha. Al-zahira ala akhirihi. So, ganun po ang pag-i'rab sa kanya. Okay? Ganun po ang pag-i'rab sa kanya. No? Ganun po siya. So, alam lamu ta'lil, mabniyun al-kasri, yagfira, fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmara
بعده جوازا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. So isa lamang yung nakakapagmansub ng jawazan, ba'dahu jawazan, gamit ang an would mara. Isang harf lamang. Ito yung lamot ta'lil. Ano ibig sabihin ng ta'lil? Sa Tagalog po, tinatawag itong upang. Upang. Okay? Pang ta'lil. Pang dahilan. Ta'lil, illa, dahilan. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Okay? لِيُعَذِّبَ يُعَذِّبَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُدْمَرَ بَعْدَهُ جَوَازًا وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةَ الظَّاهِرَ عَلَى akhirih. Okay? So, yun, ganun po siya. Paano po kung ang ating fi'il ay kabilang sa af'alul khamsa? Ang ating fi'il ay kabilang sa af'alul khamsa. Magiging ganito po yan. Liyu'adzibu. Kung pangmaramihan. Liyu'adzibu. So, af'alul khamsa po yan. O kaya, liyu'adziba. Okay? Pang babae, litu'adzibi. Okay? Litu'adzibi. Ang babae po yan. So, paano po ang i-arab nito mga ito? Sasabihin lamang natin na alamu lamu ta'lil mabniyun ala al-kasri yu'adzibu fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmara ba'dahu jawazan wa'alamatu nasbihi hadfun nun wa'alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsa li'annahu minal af'alil khamsa al-waw al-alif al-ya' damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Opo. So ganun lamang po mga kapatid, no? Yung lamot ta'lil. Yan. Anong isusunod natin? Ano po ang isusunod natin? Yung pangatlong hati. Yung biwasitati an mudmara. Biwasitati an mudmara ba'dahu wujuban. Sinabing jawaz, pinahihintulot lamang. Maari. Pero pag sinabing wujub, mayroon talaga. Mayroon talagang an doon na nakatago. An mudmara meaning an na nakatago. Okay? An na nakatago. Katulad nang, ito ay apat na harf. Lamul juhud, lam na pantanggi, pangalawa, hatta, pangatlo at pangapat, yung fa at saka waw, at ang panglima, yung aw. Okay? Unahin natin ang lamul juhud. Unahin natin ang lamul juhud. Ang lamul juhud, ito ay harfu lam din siya. Harfu lam, na kasra pa rin ang kanyang haraka. Mabniyun alal kasri pa rin siya. Ngunit may kaibahan sila sa lamot ta'lil. Ang kaibahan nila sa lamot ta'lil, dahil itong lamul juhud, mayroon siyang dalawang kondisyon. Ano yung kondisyon na ito? May nauna sa kanya na ganito, makana. O di kaya, lam yakun. Kapag may naunang makana o di kaya lam yakun, ang lam na iyan ay lamul juhud at hindi lamut ta'lil. At kapag walang nauna na makana at lam yakun, ang lam na iyon ay lamut ta'lil. Okay po? Ang lam na iyon ay lamut ta'lil. Opo?
Inshallah, dahil ito ay nakakapagmansub. No? Okay. Halimbawa, sinabi ni Allah, makana wa makana. Sabi ni Allah, wa makana Allahu liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. So itong lam na ito, tinawag siyang lamul juhud. Bakit? Nauna ang nafi. Pagtanggi. Nauna ang pagtanggi. Makana. Tinatanggi na ni Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Okay? At hindi gagawin ni Allah ang pagparusa sa kanya. Wa anta fihim. Mayroon pritong karugtungan. Dito sa ayah na ito, hindi at hindi paparusahan ni Allah. Gagawin ni Allah ang parusa sa kanila habang ikaw Muhammad ay nasa sa kanila. Diba? Dito naman, lam yakun, katulad ng sinabi ni Allah, lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihim. Liyaghfira lahum. Okay? So, lam yakun, nauna na yung lam yakun. Kaya itong lam na ito, lamul juhud. Okay? Mabniyun alal kasri. Yaghfira, fi'lun mudari, mansubun, bi'an mudmara, ba'dahu wujuban. Wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahir ala akhirih. Ganun din ang i'rab dito. Fi'lun mudari mansubun bi'an mudmara, o di kaya biwasitati an mudmara ba'dahu jawab ba'dahu wujuban wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahira ala akhirih. So yun po yung kaibahan ng lamul juhud at saka lamul ta'lil. Okay? So ito po yung lamul juhud at lamul ta'lil. So malalaman natin na ito ay lamul juhud dahil mayroong pagtatanggi. No? Mayroong pagtatanggi. Habang ang lamul ta'lil, ito ay pagdadahilan. Okay? Sunod yung hatta. Isunod natin ang hatta. Opo, anong oras na po ba? Malapit ng alas na hindi pala. Hatta. Inshallah, sa next na lang itong waw, fa at waw at saka aw. Okay, hatta. Itong hatta, tinatawag nila itong harfo, gaya, wa ta'lil. So, dalawa po ang kanyang kahulugan. Gaya, layunin, ta'lil, pangdahilan. So, harfo gayatin wa ta'lil. Ta'lil. So, siya pa rin ay mabniyun ala sukun. Katulad ng sinabi ni Allah, lan nabraha alayhi akifin. Diba? Yung tungkol ito sa mga ano ni Musa alaysa. Hatta yarji'a ilayna Musa. Okay? Lan. Nakuha na natin itong lan. Okay? Hatta. So dito mayroong layunin. Kaya ito ay harfu gaya. So hatta harfu gayatin wa ta'lilin. Yarji'a fi'lun mudari' mansubun bi'an mudmara. Hindi natin pwedeng sabihin na mansubun bihatta. Huwag nating sabihin na mansubun bihatta o di kaya mansubun bilamil juhud. Hindi po. O di kaya mansubun bilamil ta'lil. Bakit? Ang nakakapagmansub dito, yung an mudmara, yung nakatagong an.
Kaya yarji'a fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmara bi wasitati o di kaya bi an mudmara ba'dahu wujuban wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahira ala akhirihi. Opo. So yun po yun, no? Katulad din po ng sinabi ni Propeta Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ila akhiri al-hadith. Hatta yuhibba. Tinanin po yung yuhibba, naging mansub. Dapat sana yuhibbu. Pero dahil sa hatta, kabilang siya sa mga nawasib, gamit ang anud marawujuban, naging mansub. Okay? So hatta, harfu gayatin wa ta'lil, yuhibba, fi'lun mudari'un mansubun, bi'an mudmara, ba'dahu wujuban, wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahira ala akhirih. Okay? So ito po yung hatta. Pag sinabi nating ta'lil, pag sinabi nating ta'lil, bakit ziyada? Na? Bakit ziyada? Kasi po. Nakikita. Wala ba? Si Watson, maada ba po yan ni Ali? Kulo? Ay, nakikita ba nis? Ha? 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 Antay ko para o YouTube o ida nazar ta feel face kung turusin nakin na turusin kamsa taas ang dagi kama yata sa so yung labot yung hatta na harfot ta'lil katulad na dhakir hatta tanjah diba tanjaha. So, zakir hatta tanjaha. Sinabi niya ito ang sinabi niya na ang hatta dito ay harfu ta'lil. Sinabi niya na harfu ta'lil dahil illa, no? Illa dahilan ng pagpasa ang pag-review. Dahilan ng pagpasa yung pag-review. Okay. Zakir hatta tanjaha. Kung sa Tagalog, ang hatta dito ay nangangahulugan ng upang. Habang yung harfu gaya, ang tawa ang kanyang Tagalog ay hanggat. Hanggat. Diba? So, dhakir hatta tanja. Dito, hindi natin pwede sabihin na mag-review ka hanggang pumasa. Hindi. Bagkos, mag-review ka upang ikaw ay pumasa. Habang doon sa hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tingnan niyo po. Doon sa hadith, hindi mananampalataya isa sa inyo hanggang naisin niya sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, ang anumang naisin niya sa kanyang sarili. So yun po yung kaibahan nila. Yung harfu gaya, sa Tagalog, hanggang or hanggang. Yung harfu ta'lil, sa Tagalog, upang. Okay po? So ito po yung ating topic, no? Hindi na natin kayang tapusin itong ano dahil medyo mahaba-haba itong harfu waw at saka harfu fa. Walang problema itong aw, madali lang po yan. Pero itong harfu fa, itong fa usrabiya at ang wawul ma'iyya, mahaba po yan. Kaya naman, ibig sabihin yung ating nawasibul mudari, mayroon pa siyang part 3. Pakabangan niyo po ito at pulutan niyo po ito ng aral, kaalaman. Dahil dito nalalaman natin ang Quran na ating binabasa, bakit pala itong fi'lul mudari na ito ay naging mansub? Bakit ang fi'lul mudari na ito ay naging mansubun bihadfin nun? Yun pala ang dahilan. Dahil mayroon pala mga nakakapag-mansub ng fi'lul mudari. Na dapat sana ang fi'lul mudari natin, ang kanyang asal, ang origin na hatol sa kanya ay mu'rabun, marfu'un bi ad-damma. Pero nagiging mansub dahil sa 10 mga huruf na ito. Maraming salamat po. Sana po gabayan tayo at dagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman. No? Opo, dagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman
upang tayo ay upang malaman natin kung ano yung nasa Quran na ating binabasa. Buti talaga nag-aaral ako ng Nahu kasi palagi ko po rin na naririnig. Yuhibbu. Yuhibba po yun. Pero yung pangalawa ay yuhibbu na yun. No? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Hindi mo na pwedeng sabihin ma yuhibba. Hindi na po. Pagkos yuhibbu na po. Wala na pong nawasib doon. Okay. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, brother Absal Nur Muhsin, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, fikuma aw fikunna aw fikum, no? Dagdagan nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating kaalaman, kaalaman na makakatulong sa atin sa pag-intindi natin ng Quran at Hadith ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang madagdagan ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.